Ayan, dito na lang tayo, guys. Kasi nag-blackout kami. Noong nag-blackout kami, walang power. Kaya dito ko na lang itutuloy yung ating, yung ating live. Ayan, may galap chat out ulit sa inyong lahat. Pasensya na po ha. Tuloy lang natin kahit na the next 20 minutes. Kasi gusto ko lang ibigay yung aking opinion dito. Okay? Bibigay ko lang yung opinion ko dito. Patungkol po, dito sa may nag-reach out nga, diba? Tuloy natin. Yung napag-usapan natin kaninang, yung may nag-reach out na gusto siyang silang gawa ng short film ni Dodong. Okay? So, ayun na nga. Gawan sila ng short film. Para sa akin, opinion ko lang na okay naman yun. Wala namang masama. Kaya nga lang, ang question, ito ba'y makaka-apekto kay Langga? No? Makaka-apekto kay Langga. I'm sure, sigurado akong ito makaka-apekto kay Langga ang pag-film sa kanila ni Dodong. Okay? Ito tayo harap tayo sa video. Ayan, may ilaw na. Makaka-apekto talaga ito dahil, siyempre, Alice, pulit salamat sa pagbalik. Ayan, nag-blackout kami ngayon. Ewan ko bakit, no? Walang masama po doon. Kanya nga lang, masyadong hectic ang schedule ni Langga dito ngayon, no? Lalong-lalo sa mga gumagraduate. Marami. Iba kasi ang estilo sa Pinas, iba estilo sa atin dito sa US at sa ibang bansa. So, walang masama po yun. Yun nga lang ang problema. Makakapito talaga. Okay. Pero, ingay naman itong asawa ko, giatay, uy, what are you doing? It's not the socket. It's, we're having a blackout. Huh? Oh. Oh, I love you. Maglilinis daw siya. Oh, maglilinis for the first time. Maglilinis in the... Oh, it's just the sun from the cat litter. Yan. Kaya, di ba nabanggit ko noon na, ayan, who knows? Kasi alam ko silang talaga may potential na maging artista talaga sa Pinas, no? Nasa kanya na lahat, may kamukha siya lahat-lahat eh, no? Pero mas importante talaga ang pag-focus muna ng pag-aaral. Ang importante talaga, huwag mag-focus sa mga bashers. Ang mga bashers, pilit ka nilang ida down. Ha? Ididiin, ibabagsak. Kaya ayaw kong payagan silang gang maging malungkot dahil marami ang bumabanat sa kanya. Maraming gustong manira, maraming nagsisilos. At dito sa mga tao na dapat talagang sampulan, dapat ang sampulan. Gusto ko na hindi na ako makapaghintay po na masampulan itong mga yawa na ito. No? Hili po, Happy Easter. Biuli Mayo, Happy Easter rin po sa inyong lahat na mga naka-BG po ha. Tuloy lang natin itong Nakita ko yung lungkot ng mukha ni Langga talaga. Hindi naman ako ganyan pa. Siyempre, di ba nakita natin si Langga bata pa? No? Karapatan ni Langga mag-express ng kanyang saloobin. Nagsusumbong sa atin. Tayo naman na nanonood, naaantig. Hindi naman ako ganyan. Hindi naman ako pinapalaki ng ganyan ni Papa. Di ba? Tama. Kaya nga sinasabi ko, ang taong may pinag-aralan, ang taong matino, ang taong mabait at mapagmahal, hindi po ganun kung tayo ay agad-agad maniniwala sa mga salita ng bashers. Kasi mga bashers, number one, karamihan ng mga bashers, ha? Mababa po ang common sense. Ang ingay nito, giatay, dito ako. Dito tayo. Madilim lang walang ilaw, pero dito tayo sa patio. Ayan. Dito tayo sa patio, guys. Ang bashers, para sa akin, makinig kayo mga bashers, hoy, mga animal, mga yawa, okay? Kinig kayo. Kasi kung talagang legit kayong tao, no? At may isip, hindi kayo magsasalita ng ganyan? Mga kagaya ninyo,
ang mga karamihan, ha, hindi ko nila lahat, ha, mga taong mababa po ang IQ, mababa ang isip, mababa ang pinag-aralan, mababa ang katauhan, galing sa pamilyang mga walang pinag-aralan po yan. At kahit alam nila ang tama, ayaw nilang gawin yan, ang magsalita ng tama, ang gumawa ng tama, dahil ang mga ganitong uring tao ay mga taong mapagpanggap, no? Mga taong gustong gumanti sa mga taong hindi nila nakuha, no? Sa mga taong may nakuha na sila hindi nila kayang abutin. Dito, kung pwede lang manakit ng tao, talaga, oh, talaga gusto mong saktan yung mga tao, mga ganitong uring tao, guys. Ha? Nakakainis, no? Nakakainis. Ang ganitong uring mga tao na wala nang mabuting ginawa sa buhay, kundi manira ng kapwa. Ako, lubos akong nasasaktan, lubos akong naapektuhan dahil nga binasa ko ang mukha ni Rachel. Binasa ko talaga na ramdam ko yung kanyang salita. Ano bang ginagawa ko? Bakit ako binabanata ng ganito? Ano bang kasalanan ko? Wala kang kasalanan. Pinagkasilusan ka lang ng mga tao. Meron na sa iyo na lahat lang, no? Ang taong nagmahal sa iyo, ang taong umaruga sa iyo, pamilya, boyfriend, supporter, kaming lahat nandito, nasa iyo na lahat. Ha? Tuloy mo lang ang ginagawa mo ngayon, pag-aaral. Huwag mong pagpapansinin, hayaan mo ang mga Lord, hayaan mo ang iba dyan kumilos para sa iyo. May hustisya po tayo dyan. Gary's Kitchen, hi! May galap sa taot sa iyo. Diba? Wala kang kasalanan. Ang sa akin, ayaw ko makita ang mukha mong malungkot. Kasi, pag malungkot ka, nalulungkot kami. No, nalulungkot ako. Dahil alam ko, naramdaman mo. Kaya pumapasyal na lang silang dalawa sa nabili nilang luti. Hati sila ni Ruel at Rachel sa nabili nilang luti. Ayan, maganda nga yan. Isang ektarya pinunta nila. Oh, nandun nga, nandun, diba, nandun tayo. Diba? Maganda yun. Stress reliever yung ginagawa nila ngayon. Talagang naapektuhan ako. No? Nakita ko yung mukha ng bata. No? Walang ginagawa. Naawa ako. Sobra ako naawa, guys. Na nagtatrabaho lang yung bata. Nag-aaral. Tumutulong. Sabi niya, kasalanan ko ba? O, ayan na, sinabi niya. Hope to feel, shout out, Tita MC. Hello po, Hope. Kasalanan ko ba kung ako'y naging sikat? Hindi. Kasalanan ko ba ganito karami ang sumuporta sa akin? Hindi. Hindi mo kasalanan yan. Mabait ka lang talaga. Mabait ka. Masinop, no? Mapagmahal sa Diyos. Unang-una talaga, yung talagang inaano ko, yung mapagmahal, inuunan nyo ang Panginoon. Hindi mo kasalanan. May sadyang mga demonyong taong kagaya nito na dapat parusahan. Mananakit ng tao para lumigaya sila, no? May karma din ang mga yan. May karma. Nasaktan ako eh, yung mukha nilang, hindi ako pinapalaki ng papa ko ng ganito, na maging pasaway, na maging tawag nito malandi. Yan ibig sabihin nilang kahapon. Papayag ba si Tata Risa ng ganyan? Hindi. Papayag ba si Dodong Ruel ng ganyan? Hindi. Diba? Kaya nga nandyan yung dalo, nandyan si Dudong para pangalagaan. Nandyan.
nandiyan si Tatay Rizan para magmanman din, no? Hindi lang si Tatay Rizan, hindi lang si Dodong Ruel ang nangangalaga dyan para sa kabutihan po ni Langga. Pero may sadyang mga tao talagang demonyo, ang mga pag-iisip, demonyong ugali. Ha? Mga putang ina kayo, ha? Tantanan ninyo ang bata, ha? Nakakanginig na kayo ng laman. Nakakanginig na kayo ng laman. Kaya malungkot siya sa lab. Oh, kaya Susan de la Cruz, nandun ako talaga, oo. Tinignan ko yung mukha ng bata, no? Sobrang lungkot. Hindi naman ako ganyan, hindi naman ako pinalaki ng papa ng ganyan, no? Eh, anong klase ganito mga tao, ang demonyo? Ang pagka-tao, no? Tao pa ba kayo? Ha? Tao pa ba kayo? Nang bata, parang apo nyo na, sinasaktan ninyo ng ganito. Kung mamura ko kayo, ha? Deserve ninyo, ha? Kayo mga tao, mga demonyo, mga halima, mga putang ina kayo. Sinasaktan ninyo ang tao, walang ginagawa sa inyo. Ha? Sinasaktan ninyo. Apektado ako ay! Ha? Diba? May power na. Apektado ako. Kung hindi ko nakita yung mukha nila ang kagabi, sobrang lungkot. Talagang ang puso ko umiiyak. No? Kawawa naman. Sabi ko, kawawa naman. Dahil itong bata nagtatrabaho lang. Nag-aaral lang. Awang-awa ako. Okay sana kung hindi naman nagtatrabaho, hindi nag-aaral, kagaya ko, nagre-reaction lang. Okay, nasabihin ko siguro, kaya niya yan. No, kaya niya yan. No, pero hindi, bata ito. Bata itong pinagtatanggol natin. Bata itong sinusuportahan natin. Hindi niya kasalanan na magiging famous siya, maging sikat. Hindi niya kasalanan ang sumikat, ang mahalin. No? Salamat ng TikTok compilation. Oo, nakakainis. Talagang, kasi yung mga tinuturing kong parang mga anak ko na eh, no? Nasasaktan ako. Nakikita ko yung mukha ng batang dismayado talaga. Masyadong masakit sa puso niya. Pero ano magagawa niya? Nandiyan na siya eh. No? Alam nga namang iwanan niya ang YouTube. Alam nga namang iwanan niya, pabayaan niya ang kanyang pamilya. Nilulunok lahat ito ni Langga, yung mga pagbabanat ng mga tao sa kanya. Eh, hindi makatarungan ang mga yan. Ngayon, siyempre, doon naman sa iba dyan na mga naka-hashtag po, ako po, para kay Marilyn Pablo, ha, hindi ako galit sa iyo, wala tayong away. Kung mababanggit man kita dito, reaction ko lang, content lang ito. No? At, para ano magagalit ako sa iyo? Magagalit lang siguro ako kung direkta sa bibig mo na manggaling na mambabas kasi mga sinusuportahan ko, ibang usapan na 'yan, 'di ba? Pero social media lang ito. At kay Michelle Japino, wala akong ano sa iyo, wala akong tampo sa iyo, no? Mababanggit man kita dito, okay lang 'yun dahil reactor ka. Pero wala na tayong away. Nilagpasan ko ng lahat 'yan. Ang laki ng pinagbabago ko dito para ayusin ko lang ang ano ko dito, pananalita ko dito, no? At ayaw ko makipagbalahuraan sa social media na. Galit na nga, galit na nga asawa ko, oh, na nag-YouTube pa daw ako. Sabi ko, hindi naman ako na dating gaya nung ilang oras, araw-araw ako nag-YouTube. Paminsan-minsan na ako mag-YouTube. Sa akin lang, gusto ko lang na magbigay ng opinion ko kung ano nakikita ko. Kasi simple, pinapanood, sinusubaybayan ko ang Maglangga, sinusubaybayan ko si Kuya Bal, sinusubaybayan ko yung mga video nila ni Kalinga Prab, sinubaybayan ko ang bawat video nila ni Dodong Ruel at sa mga ating mga charity vloggers. At gusto ko ring magsalita batay sa naramdaman ko, sa isip ko. Ganun lang yon. Ngayon, kung mamura ko kayo, dahil pasaway kayo eh. Hindi nanghulugan na namura ko kayo ay balahura na ako. Diba? Sana po hindi ako, I can't wait, no?
gusto kong mailabas na po yan ng Lord. Yung mga action nilang gagawin dito sa mga ganitong uring tao, ilan sila? Sigurado ako na hindi po iisang tao ang gumawa ng ganito. Marami sila. Yung mga tao sigurong gustong pabagsakin sila Silanga at Ruelo Malalag. Kailangan na pong masampulan ang mga ito. Tutuhanin na po. Alam ko na mayroon pong kakayanan ang mga Lord dito, sila si Wow Life, na gawin ang hakbang na tama lang po. At yun po ay, alam ko rin po na ito ay mayroon pong bas-bas yan kay Nadudong Ruel at Langa Rizel ang sampahan ng kaso ang mga ito para matigil ang kanilang pangbabalahura, pangbabastos sa katauhan ng mga taong hindi naman sila inaano. Diba? Nakakasama lang talaga ng loob. Kaya shout out sa inyo dyan ni Dudong Ruel Nolanga, no? Ang inyong mga achievement, no? Ang mga investment ninyo sa edad ninyong bata, napakalayo na po nang naabot ninyo. Ito para sa future ng pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi para sa future ng inyong mga kapatid sa inyong pamilya. Kaya palakpakan po kayo dyan. Huwag po kayo magpa-apekto dito sa mga bashers. Hayaan nyo po ang mga supporter natin, hayaan nyo po ang Lord. Kumilos dito, gawan ng legal action ang mga yan. Ano magagawa ko? Nandito lang ako sa US. No? There's nothing I can do except to speak. Pero apektado ako, nakakagalit, ayan na, buti na lang, TikTok completion, okay na po yan ma'am, pahinga na po kayo. Sige po, TikTok completion. Tapusin ko lang, gawin ko lang 20 minutes ito. Kaya sa mga tao dyan, no, na nag-iisip na galit pa si MC, walang personalan dito. Ako, ang banat ko dito, hindi ito pa may personal. Mag-real talk lang talaga ako. Kung masaktan kayo sa mga sinasabi ko dahil ginagalaw, nagpapasaring kayo sa mga sinusuportahan ko, pasensyahan na po tayo. Okay? Pasensyahan na po tayo. Dahil ayaw ko na pakialaman ang mga sinusuportahan ko dito na walang ginagawa sa ibang community. Huwag ninyong silipin ang community namin dito. Silip-silipin ninyo, pakialaman nyo, gawan nyo na ng reaksyon, pasaringan, hindi ako papayag. Walang pasaringan dito kasi kami dito, hindi kami naninilip ng ibang community. Okay? Hindi kami naninilip yan. At wala kaming pakialam kung malaki, malakas, sikat, malaki ang views dito sa mga video nila ni Langa, nila ni Dudong. Wala kaming pakialam. Ang sa amin, nandyan lang kami nakasuporta. Hindi kami nakipag-kumpetensya dito, nakipagpaligsahan laban sa inyong mga videos dyan, sa inyong mga communities, laban sa inyong mga reaction. Pero mag-ingat-ingat lang kayo. Be very careful with your words. Dahil alam ninyo si Marilyn Chang susugod at susugod, babanatan kayo. No? Klaruhin yung mabuti. Huwag kayong magpasaring. At wala akong pakialam kung kayo ay mga viewers lang. Tao pa rin kayo. Mag-ingat kayo sa pananalita dito sa mga bata dahil bibirahin ko kayo kahit viewers kayo. Hindi porkit wala kayong mga sariling channel, hindi na kayo pwedeng birahin. Ay, hindi. Bibirahin ko kayo. Ha, mga tao kayo nasa likod ng channel na yan. Dito lang kayo matapang bumabana sa mga taong wala, hindi kayo ginagalaw. Hindi kayo pinapakialaman. Huwag niyong pakialaman ang mga bata dito at saktan ang kanilang mga kalooban. Okay, I'm using the cricket connection. Yeah, I'm just using solar power. Huh? Yeah. You're using the solar power, no? Yeah. Put it in our house? Just for whatever I could plug in. Is the whole house connected now? No. No light in here? Uh-uh. Mga salot nga, in a Europa, calm Angela. No? Mga salot. Ang mga ganitong uring tao, dapat talaga, kung ito talagang, kung hindi lang masama sa Diyos, no? Talagang manakit ka ng tao dito. Gusto kong pagtulungan nating bugbugin ito. Pagtulungan, bugbugin, paluin, dos por dos sa mga, nakakainis na talaga, oo guys.
nakakainis na talaga, no? Sobra, 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 mga salot, no? Gusto talagang, itong mga ito, gumigising lang siguro sa araw-araw. Ewan ko, ito ba may mga sweldo ba ito sa mga tao para you don't need to lower yourself just to hit those spiders. Why you're wasting time to those people who doesn't deserve it? You're right. Okay, you're right. And it is why there is nothing that I can do because I am here in the U.S. I'm not going to cross that line to where I violate the law. And there is a law to be used. But the problem with these people is these children. This minor. They continued in bashing. Ha? Binabash nila ng binabash. Sinasaktan nila. They hurt. Yan. Nilagyan ako ng ilaw. Thank you. Ang bait naman ni Jua. Say thank you. Hi. Hey, Leo. Solar power. Oh, solar power daw yan, oh. Ginagamit niya yung solar power namin. Diba? Ang ayaw ko lang dito kasi, yung mga taong ganyan. Kasi iwan ko ba TikTok compilation, this type of people, it's beyond me. I'm lost for words. This type of people who just one day or every day, they just want to hurt other people, especially minor. Minor, considering that this minor can be their own grandchildren. And yet, they have the audacity to what? Makapanakit lang kayo ng loob dahil galit kayo sa mga sinusuportahan ninyo. Hindi kaya ng sinusuportahan ninyo ang taasan, sila-silangga si Dudong. Are you guys a Filipino? Yes, I am a Filipino. I am Chinese. My husband is Chinese. Yes, my father's from China. But what I said is that this type of people who are in social media, who are well and not well, uneducated, I would say, mentally, maybe coming from a family with such background. Eh, para sa akin, ha? Magalit na kayo ng magalit. Dito nyo bagsak sa akin. Bagsak nyo sa akin, ha? Dahil walang mawawala sa akin, mga animal, ha? Mga yawa, walang mawawala sa akin. Huwag ninyong banatan ang bata. Dahil walang ginagawa ang mga bata sa inyo. Nagtatrabaho lang po yan. Trabaho lang. Nag-aaral. Para may metosos. Lahat ng mga banat ninyo. Are you guys a Filipino? I mean, are you not a mixed race? Well, my father is pure Chinese. And my mom is half Chinese, half Chinese, quarter percent is Filipino, quarter percent Spanish. Okay? So, meaning, I'm three-quarter Chinese. And my husband is pure Chinese. So, yes. But I am a Filipino national. But I am a United States. Okay? Kaya, ako, hindi ako natatakot sa inyo. Babanatan ko kayo, ha, mga pisti kayo sa lipunan. You are a pest of community. Bad community comes from a bad family. So, nakikita natin na mga ganitong uring tao ay nanggaling po yan sa mabababang pamilya. O, pati pamilya nyo nasa nadadawit dito dahil yan ang mga ugali ninyo. Napaghahalata yung ugali ninyong basura. Gusto nyong saktan ang mga taong sinusuportahan ko galit kayo sa akin? Hindi kayo makaganti sa akin? Ha? Dahil alam ninyong magre-react ako? Alam nyo magre-react ako. Kung may hatred kayo sa akin na kayo bumanat, huwag niyong banata ng mga bata. Dahil magkaputang inahan tayo dito. Ha? Hindi ako natatakot sa inyong mga animal kayo. Ha? Magkaputang inahan talaga tayo dito. Hindi ako natatakot. Wala ko inuurungan sa inyo.
Kasi alam ko karamihan dyan ng mga busers din po nakikita ko. Mga kilala ko, mga busers ko dati yan. Kaya ulitin ko, wala kong galit kay Michelle Japina, hindi ako nagtatampo sa'yo. At hindi rin po ako nakipagkaibigan sa'yo. Kung mamimension man kita paminsan-minsan sa live ko, dahil po content creator ako, dahil reactionist ako, no? Pero hindi nangahulugan na patuloy ang pangbabalahor ako dito dahil iniiwanan ko na po yan, ang mundong yan. Kaya ako naman, sa ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan lahat ang mga supporter nila ni Langga. Gusto kong pasalamatan ang pagsuporta niya sa channel ko. Napakalaking pasalamat ko po galing sa puso ko. That's the reality. That's sad reality in this country. We're all for peace and unity, and yet they keep on pulling you down. Correct. TikTok compilations. This type of mentality, that is the reason some of the Filipino could not get ahead in life. Because they remain in living from the past. The old traditions. There's nothing but gossip, rumors, and they live by it. And they think what they do is right. Try to destroy one another based on any type of fabrications. Fabrications without merit. Mga tao pumapasok, kanya pumapasok dito, banat agad. One person came in here and just like keep bashing me. Oh, you look like a witch, this and that. Because this type of people did not reach a higher level of education. They could not persuade themselves emotionally and mentally to choose the right words to say to people. They're not capable. And that's really sad. Diyan mo makikita kung ang tao, ha? Talagang pinanghawakan mong meron kang pinag-aralan. Kasi kung meron kang pinag-aralan, kayo dyan mga basurs dyan, pipiliin ninyo ang gumamit ng mabuting pananalita sa kapwa. Pipiliin ninyo, bago kayo magsalita, isipin nyo muna, makakasakit ba ako ng loob, lalong-lalo na sa mga taong parang apo ko na, parang anak ko na. Ano bang ginagawa ng mga tao dito sa buhay ko? Bakit ko sila sasaktan? Question mark. Questionin nyo muna sarili nyo, bago kayo magbitaw ng mga masasakit na salita. Ha? Magkano bang binabayad sa inyo? Bayaran ba kayo? 500 pesos lang ba ang halaga ng dignidad ninyo? Hello, Ima Lucas. Good evening, Miss Imsi. Good evening rin po, Sisi. Ha? Rosel Sungalia, set out po. Hello. Ha? Magkano ba ang dignidad ninyo? Magkano ibinabayad sa inyong banatan ang mga babata? 500 pesos lang ba? 1,000 pesos? Para mambalahura kayo. Para! Ha? Makasakit lang kayo ng loob. Good evening, Rosel Sungalia. Hello po, sis. No? Magkano ba ang halaga ng buhay ninyo, ang dignidad ninyo? Kasi kung tutusin, wala ang ginagawa ang mga tao sa inyo. Hindi namin kayo kilala. Pero kung kayo makabanat, sinasaktan nyo masyado ang loob ng bata. Ha? Kung hindi yan matibay silang ga, magpapakamatay na yan, ha? Magbibigti na yan. Kung mahina ang loob yan. Salamat na lang sa Diyos, nandyan maraming mga tao nagpapatibay ng kanyang kalooban, nagmamahal, nagpapakita ng pagmamahal, pagsuporta po. Kaya ako nagpasalamat ako dito sa tulong suporta talaga, solid supporter ng mga langga. Dahil po sa ating lahat, no? Lalong tumitibay ang mga bata. Kaya ito, tandaan ninyo ha. Kung nasa kalingapan kayo, wala akong pakialam. Babanatan ko kayo. Babanatan ko kayo. TikTok compilation, even if you educate them, they will listen but won't change. Did you know why they doesn't want to change?
is because that's what gives them self-satisfaction. Okay. Satisfaction may be temporarily, but it's not forever. Diba? That satisfaction, that feeling of satisfied, it is not forever. You'll be satisfied in maybe what? 1 hour, 2 hours? A day or so? And after that, what? Banat again? Bashing again? To keep feeling in your emotion because inside your heart, you feel empty. Empty. Walang nagmamahal sa inyo. Bakit hindi mo ma-feel yung may nagmamahal sa iyo? Bakit? You lack in God. Kulang ka ng Diyos. Watching from Las Vegas, hello po sis. Joy, joy. Shout out po. Shout out po, ma'am, si Tama, kakarmahin na sa ginagawa nilang walang, mga, para mga walang anak, no? Kaya marami mga hindi makausad sa Pilipinas dahil sa mga ganitong mga ugali. Ha? Mga ganitong ugali. Bakit po sa mga bashers hindi po napupuno ng satisfaction, kaligayahan ang puso ninyo? You will never feel that you filled in your heart. The emptiness, every day you feel that. You're sad. Dahil wala kayong Holy Spirit. Ha? Ang Holy Spirit lang po magpapupuno dyan sa puso ninyo. Hello, Joy Joy. Ha? Without the Holy Spirit, you're never going to be happy. You will always feel the emptiness of your heart. Maayong gabi, sis Joylyn Simple Vlog. Shout out sa inyo dyan, ha? Magbago na kayo. Huwag ninyong hayaan ang demonyong turuan kayo ng ganitong ugali at pag-iisip. Mayong gabi sa Sis Tami Torino TV. Shout out sa'yo. Mayong gabi, taga KSA. Diba? Magbago na kayo. Pag magbait ang mga tao, tanong niyo muna sarili, babanatan ko ba ito? Ano bang galit? Question yourself. Ano bang galit meron ako dito? Wala namang ginagawa sa akin. Sabi ni Ima Lucas, may simsim, may tao na masaya sila sa paninira ng iba kasi grabe na ang inggit nila sa puso. Yes. Bakit sila naiinggit? Dahil wala nga silang Holy Spirit, wala silang pagmamahal na feel nilang galing talaga. Yung iba guys, iba talaga yung merong Holy Spirit. Pag meron kang Holy Spirit talagang malalaman mo kung ikaw ay may Holy Spirit. Kung ikaw ay may basbas ng Panginoon. Kung ang bahay mo blessed. Kasi maramdaman mo sa bahay mo na talagang kampante ka, tahimik ang paligid mo. Wala talagang serenity. Meron kang serenity sa buhay mo. Serenity sa loob ng bahay mo. Serenity sa spiritual walk mo with God. Imbis na magdasal kayo sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, Lord, guide my every step towards holiness. Diba? Towards holiness. Every step. Though I am not perfect, though my sin is always before me, I need your guidance. I need you to guide me with the word I'm about to say. Mga ganitong uring tao ang dapat, mas lalong dapat lumalapit sa Diyos. Pero hindi pinipili nilang kadimonyohan dito ang manakit ng damdamin ng kapwa. Sobra ako nasaktan sa nilangga. Di naman ako ganyan pinapalaki ni Papa. Di naman ako ganyan. Sila ulo ba ako, nagagawa ko ng ganito? Habang ako'y nag-aaral, habang tumutulong ako sa pamilya, habang ang dami mga reasoning nilangga doon. Langga, hindi mo na kailangan magrason. No? You don't need to explain. Ha? Alam namin, kilala ka namin. Naniniwala kami sa iyo. Alam namin kung sino ka. Hindi ka namin pababayan at hindi mawawala ang pagtitiwala namin sa inyo ni Dudong Ruel dito. Ha? Para huwag kang mag-alala. Hindi mawawala. Walang makakaltas kahit 1% paniniwala. Hindi at wala kaming paniniwala ang ibang tao dito. Dahil kilala namin ang pagkatao niyo ni Dudong Ruel. Nandiyan kami, nakasubaybay kami araw-araw. Sa mga hakbang ninyo. Sa mga proyekto ninyo. Sa mga happening, sa mga
piknikan, nandiyan kami, no? Don't worry about it. Don't be sad. Don't be sad. Don't let these garbage people affect your life. They're not worth it. Hayaan mo kami mga reaktong babanat dito. Sa akin na. Wala akong pakialam sa kanila. Ha? Wala kang kasalanan. Wala kayong kasalanan ni Dodong. Ang layo na naabot niyo ngayon sa kabataan ng edad ninyo, tuloy niyo lang po yan. We're here to support you, admiring you, loving you, and protect you as much as we can. Ayaw ko sa mga ganitong tao. Pag kinasal sa Dodong Ruel Ninong ako, sabi ni Tami to rin, you know, ako, talagang nag-present ako kanina, magninang talaga ako. Ninang ako, ninang. Huh? Yeah, magninang talaga ako. Mm-mm. Someday po. Tami Torino TV. Hanggang pangarap na lang muna tayo, sis, no? Hanggang pangarap na lang muna tayo ng ilang taon kasi matagal pa po yan. Pero gusto kong nakalinyan ako na nauna akong maging ninang, no? So, ninang, ninong, ayan. Kumari na di ay taani, ingos si Tami Torino. O sige, magkumari na lang ta ahead in time, ha? Mangulita, sis. Magninong kita sa kasal. Marilyn Makatul, shout out, UCG, life is the most difficult exam. Ayan. Totoo yan. Life, ayan ha. Eric Grell, hello, James. Shout out po sa inyo, no? Sa akin, ako, siyempre, may mga rules ang Kalinga. Bawal bumanat, saka po Kalinga. Ako, Kalingap din naman ako. Alam nyo naman yan, di ba? Member ako ng Kalingap. Pero, special privilege ako, guys. Dahil, bakit? Una sa lahat, senior na ako, matanda na ako. Pangalawa, ako ay isang pioneer ng Kalingap. No? Alam ni Kuya Balyan, pag bumanat ako, babanat talaga ako at wala akong kiming bumanat. Wala akong inuurungan. Ulit yung ko, ano ba? Tami Torino TV, manguli ta. Uy, hain man kakaroon. Ah, manguli kita pag abot sa ingon anak bitaw nga kasal. Oh, di ba? Manguli ta. Gusto na ako. Gusto kita ako pang kasa. Siguro, gusto gina ako siguro, no? Abot lang, Davao siguro, no? Kasal, no? Sa Davao siguro, kasal, no? Huwag na tayo pagsapag mamaya, ma-open si Dodong dyan kasi hindi pa nila plano ang mga ganyan. Irene Latina, good evening po. Hello po, good evening. Gusto ko talagang magninang. Kaya, ayan ha, boto nyo akong ninang ha. Boto nyo akong ninang. Ninang ako. Ayan. Gida ako, Gida. Malapit ka lang. Ako malayo. Alam nyo, sa pagiging kalingap ko, wala akong pinipiling banatan dito pag alam kong nasa tama lang. Pag ganito kasing merong nadidihado dito sa social media, hindi ko po yan pababayaan. Ha? Bibirahin ko yan. May kasamang mura. Ha? Magalit na kayo kung magalit. Ha? Mumurahin ko talaga mga taong ganitong uri ang mga pag-uugali. Kasi, ito personal ko lang ha, hindi po ako naging matapobre dito o mapagmataas. Okay? Sa tingin ko mga ganitong tao, pag bumanat ka sa bata, apo mo na, parang anak mo na, sinisira mo ang kanyang future. Ha? Bakit? Dahil sobrang inggit mo. Gusto mong i-destroy ang kanilang bukas. Neil Delight, shout out sa iyo sis, Kalahi, shout out po. Gusto mong i-destroy ang kanilang buhay dahil wala kang ganyang buhay na kagaya meron sila. Okay? Ang tingin ko sa mga ganitong tao, mga taong walang pinag-aralan, mga taong hindi naging successful ang life, mga taong giba-giba ang pamilya, mga taong pinapalaki sa mali ng mga magulang, mga taong basura ang mga ugali at chismosa, mga taong walang-wala sa buhay. Oh, pasensya na, ito opinion ko lang ha. Hello, Idol Rich Boy Vlog, shout out. Opinion ko lang. Mali ba? Kasi kung tao ka, kahit pobre ka man, pero pinalaki ka na maayos na magulang mo,
pinakitaan ka ng pagmamahal at takot sa Diyos. Kahit pobre ka, kahit wala ka naaabot na pinag-aralan. Pero makikita mo ang ugali mo na inuuna mo ang pagmamahal sa kapwa mo tao. Inuuna mo ang takot mo sa Diyos. Inuuna mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Yan po nakikita ko kay Nalangga at Dudong Ruel. Sorry lang po. Siyadong allergy. Alam ko. Hello Arlene, bumanglag ko rin talaga ka masimsi. Diba? Una sa lahat, kung wala kang takot sa Diyos, wala ka rin takot sa magulang mo. Wala kang takot kanino man. Kasi ang dinidiyos mo ay ang Satanas, demonyo eh. Pangalawa, anong itinuturo sa'yo? Wala, diba, kundi ang kadimonyohan, ang kasamaan ng ugali. Yan. Wala ka mang pinag-aralan, pero ang pinag-aralan mo dito, mga salita ng Panginoon. Tinuturuan ka ng Biblia. Tinuturuan ka ng mga mapagmahal na salita. Paglingap. Ha? Pag-share ng blessing. Inuuna ang pagmamahal, pagrespeto sa kapwa, tao at pamilya mo at sarili mo. Pero mga ganitong taong gumagawa ng kabaliktaran, ang mga taong mga demonyo ang ugali. Walang pagmamahal sa Diyos, walang pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa sariling pamilya. Kaya ang mga ganitong ugali, basura para sa akin. Pinalaki ka ng basura ng pamilya mo, mali ang pagpapalaki sa iyo. Mababa ang pinag-aralan mo. Bakit? Kahit isang salita ng Panginoon dyan. Sa Biblia, wala kang alam. Ang alam mo, manakit ng kapwa. Ha? Ang alam mo. Opinion ko lang. Kasi lahat ng opinion, pag pinapalo niyo po ang salita ng Panginoon, you will never go wrong. You'll never go wrong. Saan ka makakamali? Kung inuutos ng Panginoon, magmahal ka ng tao. Mali ba magmahal ng tao? Rumispito na ka ng kapwa mo. Mali ba ang rumispito? Ang hindi pagrerespeto sa kapwa mo, tao, yan ang mali. Ang hindi pagmamahal sa kapwa mo, tao, kahit na kaawa-awa na binabanatan mo pa rin. Lalo kaya siguro, no, kung kayo ay nakapag-aral ng mataas-taas na antas, malalaman mo kung ano ang mga good manners and right conduct. Ano ba ang good manners? Ano ba ang right conduct? Hindi ba ang right conduct ang tamang pag-uugali sa kapwa mo, sa sarili mo? Yun po ang tinatawag na integrated right conduct. Paano mo ba gawin ang right conduct mo sa kapwa-tao mo? Ang makitao ka, kung hindi mo ginagawa, halimbawa, hindi ka ginawa ng kasamaan ng ibang tao, huwag mong gawin yan sa kapwa mo. Sa Pia Turugnana, Turuganan, shout out to watching mga ating mga ano dito. Uy, may galap sa tao sa ating mga OFW. Ingat-ingat po, happy Easter sa inyong lahat, ha? Diba? Tama ba? Yan ang right conduct. Kung walang ginagawang masama ang kapwa mo, bakit mo gagawan ng masama ang kapwa mo? Ano ba nararapat? Hindi ba kung ginagawan ka ng kabutihan, gawan mo rin ang kabutihan? Ano ba ginagawa nilang ga sa inyo? Masyado kayong bully, ha? Masyado kayong mapang-apik. Binubuli ninyo ang bata. Ang tanda-tanda ninyo, ha, inuuban ng mga bulbul ninyo. Ha? Palibhasa mga bigo kayo sa mga pisting buhay ninyo, ha? Doon na kayo maglukluk sa mga pisting buhay ninyo. Huwag ninyong ipahid ang kapistihan ng mga buhay ninyo dito sa mga malilinis na tao. Hilario Dimaranan, hello po. Ha? Halatado namang masyado kayong ano eh. Failure in life. Ako gusto ko lang talaga magbigay ng ganitong opinion. Galit ako sa mga taong mapanira. Galit ako sa mga taong mga bully. Galit ako sa mga taong mapagbintang. Galit ako sa mga taong sinungaling.
They've done nothing wrong to you. Huh? What the hell? Why couldn't you just leave them alone? Leave them the hell alone. If you're not happy with your life, go kill yourself. Tandaan mo sinasabi ko, kill yourself. Hanggang dito na lang tayo, guys, no? Sige po, matulog na po ang ating mga OFW. Ayan, I love you. Mwah, mwah, mwah. Salamat po sa pagsama sa akin. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Mapagpalang, madaling araw na ba? Ayan, ingat po ang ating mga OFW dyan, ha? Thank you sa inyong pagsama sa akin. Love you, guys. Bye-bye po. Bye-bye. God bless. Happy Easter.